matapos hindi pumirma ng contract extension ang key point guard ng Northport Batampier na si Robert Bolick dahil sa plano nito na maglaro sa isang contender team sa PBA at maglaro sa ibang liga sa labas ng bansa, ay mukhang susunod din ang kanyang katimit na si Greg Slaughter na mapunta sa isang contender team. O di kaya sundan ang yapak ng mga Pinoy bowlers na nakapaglaro abroad. Ayon pa sa lumalabas na report, si Greg Slaughter ay isa ng official restricted free agent matapos mag-expire ang kontrata nito sa Northport at hindi pumirma ng contract extension sa kanyang kupunan. At dahil nga dyan, malaya na nga itong pumili ng kupunan na may magandang offer para sa kanyang serbisyo, kung saan kailangan nga itong tapatan ng Northport Batampier upang mapilitan si Greg Slaughter na maglaro pa rin sa kanilang kupunan. Ayon pa rin sa lumalabas na report, ang frontrunner raw na gustong makuha ang serbisyo ni Slaughter ay ang Magnolia Hotshots at ang dalawang sister teams nito. At hindi rin isinasantabi ang tatlong MVP teams katulad na lamang ng TNT Tropang Giga, Meralco Bolts at NLEX Road Warriors. Dahil baka raw may sama ng loob pa rin itong si Slaughter sa SMC Management matapos siyang pakawalan at i-trade sa Northport Batampier. Sa ngayon raw ay hindi pa malinaw kung mananatili itong si Slaughter sa PBA dahil ang paglipat ni Slaughter sa isang contender team ay isa lamang sa kanyang opsyon. Dahil tulad nga ng sinabi natin, may plano nga itong maglaro sa labas ng bansa. Para sa akin mga tol, tama ang naging desisyon ni Greg Slaughter na huwag pumirma ng contract extension sa Northport dahil ang kupunan na ito ay walang planong manalo ng kampyonato. At lagi nilang pinamimigay ang kanilang mga quality players na siyang makakatulong sana sa kanilang kupunan na magkampyon. Ginepensahan nga ni TNT Tropang Giga head coach na si Chot Reyes ang kanyang sarili dahil sa mga negatibong komento ng mga basketball fans at mga bashers nito matapos itong maluklok bilang head coach ng Gilas Pilipinas kapalit ni Tab Baldwin na magpo-focus sa Ateneo Blue Eagles ngayong UAAP Season 84. Ayon pa kay Coach Chot Reyes, naiintindihan niya ang saloobin at nararamdaman ng mga basketball fans at hindi niya raw kagustuhan ang nangyari. Dagdag pa ni Coach Chot Reyes, hindi niya tinangka o binalak na makabalik sa national team at ang pagbaba raw sa pwesto ni Coach Tab Baldwin ay hindi niya rin inaasahan. Binanggit din ni Reyes na wala siyang kaalam-alam nung tumawag ang SBP chairman na si Manny V. Pangilinan para sa isang meeting kasama si SBP President Al Panlilio. Ayon pa rin kay Coach Chot Reyes, inaasahan niya ang magiging reaksyon ng mga bashers sa kanya at siniguro nito na hindi siya nag-volunteer o nag-apply sa posisyon. Dagdag pa ni Reyes na wala siyang suspisyon o nalalaman na mangyayari ito at wala din siyang kinalaman sa pagtanggal kay Baldwin bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Dahil unang-una siya mismo ang nag-recommend dito na i-recruit sa national team program. Para sa akin mga tol, hindi naman ako tutol na maging head coach ng Gilas Pilipinas itong si Coach Chot Reyes dahil siya talaga ang may experience sa mga international games. At syempre pinatunayan din ito ni Coach Chot Reyes na kaya niyang dalhin sa kampyonato ang ating national team. Pero ang naging problema lang talaga dito ay ang naging timing ng palitan ng dalawang coaches dahil iilang araw na lamang bago magsimula ang 2023 FIBA World Cup qualifiers na magsisimula ngayong buwan. Isang ngang magandang balita para sa point guard ng Barangay Ginebra San Miguel na si Ken Salado dahil may pagkakataon na siya na ipakita ang kanyang potensyal sa pagre-resume ng import-laden conference ngayong buwan. Ayon pa sa lumabas na report, gusto raw talaga bigyan ng playing time ni Coach Timcon itong si Ken Salado dahil maganda ang pinakita nitong performance ngayong conference. Bago pa mapospon ang mga laro dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa Metro Manila. At maliban pa dyan, maganda rin daw ang pinakita nito sa team practices ng Gene Kings kung saan naging maganda raw ang naging chemistry nila ni Scottie Thompson. Ayon pa rin sa lumabas na report, gusto raw ni Coach Timko na gawing replacement point guard itong si Kent Salado upang makapagpahinga sila LA Tenorio, John Pinto at iba pa. At dahil nga dyan, inaasahan na magiging maba-aba ang magiging playing time ni Kent Salado sa pag-resume ng import-laden conference ngayong buwan.
Para sa akin mga tol, isa nga itong good news para kay Ken Salado dahil pagkakataon niya na ipakita ang kanyang totoong laro sa barangay Ginebra. Dahil tulad nga ng sinabi natin, mabibigyan na siya ng mababang playing time ni Coach Tim Cone. So abangan na lang natin ang magiging performance ni Ken Salado sa pagbubukas muli ng import-laden conference ngayong buwan. Matapos i-release ng Sama ng Basketball ng Pilipinas o SBP, ang former Ateneo Blue Eagles standout na si Mike Nieto ay inaasahan naman na pipirma ito ng kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters na siyang kumuha sa kanya noong 2019 PBA Special Draft. Ayon pa sa Rain or Shine Basketball Operations Manager na si Caloy Garcia, inaasahan ng kupunan na pipirma si Mike Nieto ng 2 taong kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters, kung saan mangyayari ito ngayong linggo o sa susunod na linggo bago mag-resume ang import-laden conference. Si Mike Nieto ay nirepresenta ng Titan Management Group ni PJ Pilares at ang pagpirma nito ng kontrata sa Elasto Painters ay mangyayari matapos hindi nagkasundo ang Elasto Painters at ang dating katimit ni Nieto sa Ateneo na si Adrian Wong sa contract extension offer sa kanya. Para sa akin mga tol, maganda ang desisyon na ito ni Mike Nieto na pumirma ng kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters dahil mas lalong mahahasa ang kanyang basketball skills, lalong-lalo na ngayon wala na si Adrian Wong na kalilipat lamang sa Magnolia Hotshots. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina Angelica Cornelio, Lester Gagarin, Ray Ajadan, Ronald Berbusidad at si Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B. Adios!